Breaking news sa tatapos na laban ni Jaron Burs Ennis kontra David Abanesyan. So mismatch nga po ang laban mga tol dahil binugbog lang ni Ennis itong si Abanesyan. Pagdating nga po ng round 5, pinabagsak niya ng isang beses si Abanesyan at hindi na nagpatuloy sa round 6. Hindi na nakayanan ni Abanesyan ang panggugulpi ni Jaron Ennis. Kaya corner stoppage po ang nangyari at hindi na nagpatuloy sa round 6. Kaya panalo si Jaron Ennis via TKO sa round 5. May bagong kartada na 32 wins, 29 KOs, walang talo. Nadepensahan pa rin niya ang IBF belt. Maganda sana si Ennis masubukan pa sa mas malakas. Pwede pa ito masubukan kay Kit One Time Turman. Pero sayang lang mga tol, hindi na nagparamdam si Turman. Maganda sana isabak ito kay Jaron Ennis. Sa iba pang balita, Ryan Garcia humingi ng tawad at tuluyan ng nagparehab. Nag-iwan ng isang video si Ryan kung saan nagdrama at tinawag ang babaeng pinakamamahal daw niya at humingi ng tawad. Babalik daw si Ryan Garcia na malaki ang pagbabago sa katauhan. Baka maging babae na siya. And look, I'm so sorry. I mean, I lost everything. You know, I lost the one thing I ever loved. Sa iba pang balita, Timothy Bradley nagbigay ng payag sa posibleng laban ni Tank versus Shakur. Mautak daw itong si Stevenson. Mataas ang ring IQ pero hindi raw sapat ang magaling lang kung si Tank Davis na ang kalaban mo. Kung hindi raw masaktan si Tank Davis sa mga opensang ibibigay ni Stevenson, sigurado hindi na raw siya respetuin ni Tank, talagang sasagasaan na lang. Kailangan lang ni Tank Davis dito kumonekta ng malinis. Epektibo ang lakas ni Davis kung tumama ng solid at maganda ang setup. Pero dito naman mahirapan si Tank Davis kung paano niya tamaan ng malinis si Stevenson dahil puro atras ang laban nito. Kaya magandang laban kung may kasa para makita ng fans. Sa ngayon, pinapinalize ng laban ni Tank kontra Lomachenko. Target nga daw sa November. Sa iba pang balita, Ed Hearn target ikasang laban ni Crawford kay Jaron Ennis. Ito raw ang laban na dapat ikasa sa welterweight division. Wala na raw exciting ang laban ngayon sa 147. Matapos ang era ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather, naging malamig na ang welterweight. Ang pumalit kasi sa era ni Pacman at Floyd, itong si Keith Thurman, Spence at si Crawford. Pero natapos na rin ang era ng tatlong ito. Kaya pinalitan ni Jaron Ennis, Conor Benn at si Beryl Ortiz. So ngayon, kailangan ng tatlong bagito na ito na mapalaban sa dating welterweight champion. Si Jaron Ennis naging IBF champion lang ito dahil na-promote, hindi naman niya tinalo ang champion. Kaya plano ni Ed Hearn ikasa kay Crawford para mas umangat ang pangalan ni Ennis kung sakaling manalo. Pero mukhang hindi papalag si Crawford, kailangan pa ito opera ng malaki, mga 10 to 15 million bago pumalag. Okay mga tol, hanggang sa muli.